Mga kapuso, simulan natin ang mga balita ngayong hapon sa mga pinsalang iniwan ng Super Typhoon Julian. Nasawi ang tatlong katao sa pananalasa ng Bagyong Julian sa Ilocos Norte habang isa ang patuloy pang pinaghahanap. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galvan. Kahit umuulan, tulong-tulong ang mag-anak na lista sa Barangay Poblasyon 2, Pasukin, Ilocos Norte sa pag-aayos sa kanilang bahay kung saan ibuburol ang kanilang kaanak na nalunod sa baha sa kasagsagan ng Bagyong Julian. Bago pa bumaha, tatlong beses na nagtungo sa bahay ng biktimang si Wilfredo Caliha. 62 taong gulang ang kanyang mga kaanak at opisyal ng barangay para siya'y palikasin, pero hindi raw siya lumikas. Mataas na raw ang baha nang lumabas ng bahay ang biktima para lumikas, pero tinangay siya ng malakas na agos at nalunod. Tsaka flowing talaga yung tubig. Oo, baka na ano na siya doon, hindi na niya nakaya. Nakapagtala rin ng isang casualty sa Batac City. Lumabas daw ang biktima sa kanyang bahay sa kasagsagan ng bagyo. Isa rin ang nasawi sa Lawag City. Inatake raw sa puso ang biktima habang nasa evacuation center. Ayon sa CDRRMO, may iniinda ng sakit ang biktima bago pa manalasa ang Bagyong Julian. Kasi flooding, so they have to be evacuated to a safer place. That's why pumunta ho sa evacuation namin, and then we opted na pumunta na sa hospital. Patuloy namang pinaghahanap ang isang tao mula sa Paway na lumabas umano sa evacuation center para umuwi sandali sa kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyo. Sa monitoring ng PDRRMO, humupa na ang baha sa maraming lugar sa probinsya. Nakauwi na rin mula sa evacuation center ang kabuuang 1,076 na pamilya sa kani-kanilang mga bahay. Sa ngayon, malawakang pamamahagi ng tulong ang isinasagawa sa iba't ibang bayan sa probinsya. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon.